Hi guys, what's up? Magandang araw. Ako nga pala si Lilan, OFW dito sa May Jeddah. May mga kababayan po tayo nag-inbox, nagtatanong kung paano daw po mag-cash in or mag-fund sa STC Pay gamit ang ibang bangko. So there are so many ways po para makapag-cash in po tayo sa STC Pay. Nandiyan po yung debit or yung credit card, sa that deposit po, at nandiyan din po yung bank transfer po. So in this video po, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-deposit through the way of bank transfer po. So, gamit po natin dito yung sample is Alinma Bank kasi yun po yung available na bangko ko po na ginagamit sa ngayon. So napakadali lang po, almost same process lang po kapag magta-transfer kayo sa STC Pay kahit anong bangko po yung gamit nyo. Let's say Riyad Bank, Al Rajhi Bank, or yung SNB. So the same process lang po. The most important po is kailangan nyo ma-identify or malaman kung ano po yung IBAN number ng STC Pay. Kasi kailangan po yung IBAN number para ma-register sa bangko natin, let's say sa Alinma Bank. So once po na-identify natin, so kailangan natin siya i-register, and then after registration, kailangan natin i-activate indefinitely. Kapag na-activate na siya, pwede na kayo makapag-transfer from your bank to STC Pay. Kahit yung bangko ng amo nyo, pwede nyong gamitin sa pag-transfer ng pera to your STC Pay. Please take note po, real transfer po na makikredit yung transfer na pera to STC Pay. Real transfer, it means once na na-transfer is after seconds or minutes, marireceive nyo agad yung pera. So just keep on watching guys, susunod na po yung video. But before that, please don't forget po to follow and pakishare na din po. So see you guys. Hi guys, welcome back po. Login lang po tayo sa STC. And then from here, click lang po natin yung add money sa taas. And then from here, makikita natin yung three ways kung paano mag-add ng money. So we will choose bank transfer to STC Pay. But when you choose po Sadad payment, i-copy nyo lang po yung Sadad number na yan na nasa taas. Pero this video po, we're gonna show you kung paano mag-bank transfer to STC Pay. Kapag pinag-click nyo po yung bank transfer, may dalawang automatic na bank account dyan na para sa inyo. Naka-designate talaga yan sa STC Pay account nyo. So ang gawin nyo lang po, i-copy nyo yung IBAN number. Then kapag na-copy nyo na po yung IBAN number, punta po tayo sa ating bank account. Let's say dito po sa aking Alinma Bank, ito po yung aking available na bank. So unahin natin, of course, i-add natin as beneficiary yung STC Pay. Ilagay lang natin yung details information ng STC Pay including account name pati yung IBAN number. I-paste lang natin yung IBAN number na galing sa STC Pay. And then just click next. Kaya yun po yung sinasabi ko na napaka-importante po ng IBAN number. And then after that, click next lang po. Don't worry about the full name na lumalabas din sa taas. And after that, i-confirm lang po natin. And then makaka-receive po tayo ng automated call galing po sa ating bank. Saguntin lang po natin yung tawag and then i-follow natin yung instruction. To activate, press lang yung 8. So normally, number 1 yung pinipress. So yun guys, ganun lang kabilis. Activated na agad siya. And then from here, click lang po natin yung transfer para makapag-deposit na tayo ng pera to STC Pay. Let's say sample, magsisend po ako ng 50 pesos or 50 reals to STC Pay. I-follow lang natin yung mga requirements pag mag-transfer tayo. And then, next. And then, of course, quick review lang dyan sa information na yan sa papadala nyo. And then, right after confirming, makaka-receive kayo ng SMS galing sa number na registered sa account number. So, that's it po. Ganun lang kabilis magpadala. So, check natin sa STC Pay. Open natin yung STC Pay natin. Ayun guys, may SMS agad yung STC na may na-credit na amount. Let's say, login tayo sa STC Pay. So, hindi nakikita yung balance dyan, pero sa loob ng card, available na po siya. That's all for today's guys. Thank you for watching and please don't forget to follow.